kwentong kakaiba, siguradong aabangan. Walang pasikot-sikot, kundi sa hanggang sa dulo, magtulong sa kapwayan ang aming serbisyo. Huwag diyang may alam, kaya dapat alam mo. Oh, 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 dapat alam mo. Narito na ang mga balita at kwentong dapat alam mo! Kadalasan ang paranormal investigator na si Ed Caluwag ang tinatawag kapag may nanggagambalang ghost o multo. Pero kamakailan lang, tila si Ed mismo ang na-ghosting at nabiktima ng isang scam. Ang bibilisanan niyang e-bike, biglang naglahong parang multo. Sa dami ng kwentong horror na naranasan ng paranormal investigator na si Ed Caluwag, bihira na raw siyang kilabutan sa takot. Pero, kakaiba raw ang naranasan niyang kababalaghan kamakailan lang. Ang bahagi ng inipon niyang pera na pambilisanan ng e-bike, naglakong parang multo at hindi na niya muling nakita. Si Ed kasi, nag-ghosting na pala ng isang kawatang nagbebenta raw ng e-bike. Pagkatapos bigla na lang walang paramdam. Naghanap ako kasi ng ng murang e-bike kasi nga yung limited budget na meron ako, hinahanapan ko siya ng katapat. Dito nakita ko yung isang post na itutuloy ko lang yung hulog. Nainggan niya ako na kuhanin ko na yung immediately yung ino-offer nila kasi half the price more than half the price yung offer. Matapos makapili ng unit, agad nagpadala ng paunang bayad si Ed para ma-deliver ang e-bike. Pag-offer niya sa akin, 47 nung una. Pero mababawasan pa daw. So sabi niya, sagad na natin sir sa 43. Nagpadala ako ng down. Sabi nila kasi, para lang habulin yung assuming balance. Para lang mailabas dun sa bodega. It's more than 10. Pero agad daw na may naramdamang kababalaghan si Ed. Kasi yung picture na pinapadala nila na sinabi nilang, eto na sir, dinideliver na. Nakita ko yung date, February 22, nagta-transaction kami. Pero yung date ng picture na pinadala, na sinasabing nangyayari ngayon, is February 12. So doon na ako nag-react, nagreklamo ako, nagtanong ako. Tapos iba-iba na yung sinasagot nila. Lumipas na yung magdamag, walang dumating. Sinubukang pantawagan ni Ed ang number kung saan siya nag-transfer ng paunang bayad. Ang sagot sa akin nung nasa kabilang linya, ay naku, hindi po, tindahan lang po kami dito. Nagkaka-cash in, cash out. Ang pinaghirapang pera ni Ed, animoy espiritong naglaho sa kawalan. Ang pangarap namang panibagong e-bike ni Kim, hindi niya tunay na pangalan, tila sumemplang na rin. 43,000 naging transaction po namin dun sa isang seller. Sabi niya po, for processing daw po, kailangan ko daw po magbigay ng 10,000. Sabi ko, ah sige, nagbigay po ako. Tiwala na po ako nung una. Eh, ang nangyari ho, sabi, hinarang daw po ng guard. Kasi daw kailangan daw magbayad daw po ulit ng 10,000. Para daw may parang padulas na sinasabi sila eh. Ganun po. Okay, nagpadala ulit ako ng 10,000. Anong oras na? Nasa na yung yung e-bike ko? Bakit wala pa? Sabi nyo, 2 hours lang nandito na. Ma'am, kailangan nyo po ulit magdagdag ng 10,000. Sabi sa akin. Bakit po? Akala ko po, pagdating na po dito yung balance ko po. Ma'am, na po kayo. Sumunod na lang po kayo para po mapabilis daw po yung proseso. Yun po yung sabi sa akin. Dahil sa magulong usapan, sinubukan ni Kim na bawiin na lang ang paunang bayad niya. Ay, nasabi po siya, hindi niyo po ma'am ito basta ma-re-refund kung hindi kayo pupunta sa main office. Sabi ko, sige ka ako, last na to ha, 30,000. Pumayag po ako. Pagkalipas po nung gabing yon, ng ilang araw na rin po, wala po talaga. Ang panibagong e-bike, bibilhin niya sana para sa inang nasa probinsya. Kaya pursigido si Kim na mapasa kamay ang e-bike. Pagkalipas po ng mga ilang araw, may nakita po akong post. Pwede naman palang ganun eh. Cash on delivery. Bakit hindi ni cash on delivery niyo na lang sa akin? Tapos, ma'am, sila po sumunod sa amin. Kayo po hindi. Sige po ako ganito po. Gawan ko po ng paraan yung another 10,000. So, nagpadala po ulit ako sa kanya. Iba't iba po yung mga pinapadala sa akin number na pinapadala. Ang kabuang perang nawala kay Kim umabot ng 44,000. Ayon kay Attorney Gertrude Paris Manandig, Deputy Spokesperson ng NBI,
kapwa biktima ng cyber scam, sina Ed at Kim. Yung mga ganitong modus or mga setup, na yung scheme na ganito is mako-consider na natin na scam. Scam siya kasi hindi lang siya yung panloloko, panggagancho siya. Kasi in effect, merong damage or pinsala financially dun sa mga intended buyers natin. Kasi nagde-depart sila ng kanilang pera in exchange dun sa produkto. Mariin namang tinanggi ng kumpanyang ginamit ng mga scam ang pagdadawit sa kanila sa krimen. Nagpakilala sila na hindi naman talaga namin staff. Mayroon na ding nagpo-posting through online, pero hindi namin staff yun. Hindi kami nagpapadown through GCash. Ang customer namin, pinapunta namin sa branch. Kung may mag-down man, pupunta sa store. And then, bibigyan ng receipt. Marianne Alferez, actually before, may gumagamit sa kanyang identity. Kunwari, bumibili ng e-bike, pinasin ang lahat ng ID niya na talagang totoo ba talaga na legit siya na dealer. Nakuha ng scammer ba yon, yung ano, customer na yon, yung lahat ng identity niya. Ayon sa empleyadong nagmamay-ari ng ID, biktima lamang din siya. Doon nga po sa mga scammer na gumagamit ng pangalan ko at saka ID ko, ay hindi po yun legit at hindi po ako scammer. Naisend ko po yung ID ko, yun na po, nagsimula na po yung pagkalat ng pagiging scam ko daw po. Nagpa-affidavit of denial po ko, then yung sa cybercrime naman po, inaksyonan po ng boss ko po yun. Pumupunta lang kayo sa store. Nandun yung warranty card, URC, yung owner certificate. Pwede po kayong magsampa ng reklamo kung nabiktima na po kayo. In this case, applicable po kasi yung estafa po. Digital na kung matake mga kabataan. Kaya bago mag-click ng mine, pakasiguruhin legit ang katransaksyon nang hindi mag-ghosting ng mga mapanlinlang. At yan ang mahalagang balita at kwento ngayong araw. Magkita-kita ulit po tayo sa Lunes 5:30 ng hapon. Tandaan, wagi ang may alam. Kaya dapat... Alam mo!